Bago tayo magsimula mga kaninuno, simpleng katanungan lang. Kumbaga, gusto ko lang malaman yung opinion nyo patungkol sa nangyayari sa atin ngayon. Pabor ba kayo sa pagtatanggal ng face shield? Hashtag letter A kung oo at hashtag letter B kung hindi. Kayo nang bahalang sumagot mga kaninuno. Huwag na nating patagalin. Simulan na natin ang kwento. Teka, hindi pangkaraniwan yung mga aswang na to. Tara na mga kasama, umatras tayo! Wika ni Minggoy. Pero, bago sila lumabas ay pinigilan sila ni Conrado upang tanungin kung may kilala silang emong. Wala kaming kilalang taong ganyan. Tugon ni Minggoy. At kaagad na silang tumakbo papalayo doon sa lugar. Kasabay nito ang paglabas ng may-ari ng kainan. Ay mga eho, pasensya na kayo sa nagyari ha. Mahilig talagang manggulo yung grupo ni Minggoy. Lahat ng dayuhan dito, pinagkakamalan nilang aswang kahit normal na tao lang. Wika ng may-ari at nagpakilala siya bilang Mangkulas. Pero Manong, ano po ba talagang ginagawa nila? Bakit sila armado ng mga itak? Tapos meron pa silang dalang lana. Ginagamit nila para malaman kung aswang ba yung tao. Tanong ni Conrado, kaagad namang nagkwento si Mangkulas. Ayon sa matanda, ang pangkat ni Minggoy ay binuo ng mga taong naging biktima ng kalupitan ng mga aswang. Ilan sa kanila ay naulila sa mga magulang, asawa, anak at mga kapatid. Kaya binuo ni Minggoy ang samahan upang tugisin ang mga aswang na may kasalanan sa pagkamatay ng kanilang pamilya. Kaya naman pala, malalim pala yung pinaghuhugutan nila. Buti na lang nakinig sila sa'yo, Conrado. Wika ni Carlos. Maya-maya pa ay pumasok na rin si Limuel at kaagad na upo sa lamesa. Namumutla na si Limuel dahil sa sobrang pagkagutom. Uy mga kasama, pwede na ba tayong kumain? Gutom na ako eh. Wika nito at sabay na nagtawanan si Carlos at Conrado. Dali-dali namang naghanda ng kanin at ulam si Mangkulas. O sige na nga, kumain na kayo. At huwag nyo nang alalahanin yung bayad. Sagot ko na ang lahat. Hola sige, kain lang. Wika ng matanda. Naupo ito sa tapat ni Conrado at nakipag-usap. Hanggang sa naitanong nito kung ano ang sadya nila doon sa lugar. May hinahanap po kaming isang baryo, Manong. Kaso hindi namin alam yung eksaktong lugar. Hindi namin alam kung paano talaga pupuntahan. Tugon ni Conrado. Dahil simula nang dumating sila sa bayan, hindi pa nila nagagawang magtanong sa mga tao tungkol sa baryo. At ang pinakamatindi, hindi nila alam kung ano ang tawag sa baryong iyon. Ay nako, itong mga to, naglalakbay ng hindi alam yung pupuntahan. Ano bang klaseng baryo yung hinahanap nyo? Kasi maliban sa kabisera ng bayan, marami ding karatig baryo dito. Mga maliliit na pamayanan ng mga tao, mga mangingisda, saka mga magsasaka. Wika ni Mangkulas. Pasensya na po Mangkulas ha. Wala po kasi kaming ideya kung anong tawag doon sa baryo. Pero makikita po yan sa tabing dagat. Ayon po sa tatay ko, yung mga bahay daw po doon, nakatayo mismo sa lugar kung nasan yung tubig. Saka karamihan po sa mga tao doon sa lugar nila, puro babae. Kilala ko po yung pinuno nila eh, si Alicia. Wika ni Carlos at kaagad namang tinakpan ni Mangkulas ang bunganga niya. Hoy, ikaw, huwag kang magpapanggit ng pangalan niyan dito sa kabisera.
Malalagay kayo sa panganib kapag may nakaalam na hinahanap nyo ang baryo ng Kasigayan. Oo, Kasigayan ang tawag sa baryong yon. Hindi nyo makikita ang baryo kung titignan nyo mula sa mataas na bahagi. Dahil ang bubong sa baryong yon, angkop sa kulay ng tubig ng dagat. Malalaman nyo lang kapag nasa mismong baryo na kayo. Kapag merong mga gulok at sibat na nakaturok sa leeg nyo. Pagpapaliwanag ng matanda. At dagdag pa niya, ilang kilometro mula sa bukana ng bayan, may mga nagbabantay doon. At hindi mga basta-bastang bantay ang mga ito. Kaya walang nakakapasok sa lugar na yon nang hindi napuputulan ng ulo. Teka. Uy, Carlos, Conrado, bumalik na lang kaya tayo? Mukhang hindi na ako makakapag-asawa nito kapag tumuloy tayo eh. Wika ni Limuel na mahahalata ang takot sa mukha. Hoy, Limuel! Alam mo, naninibago ako sa'yo ah. Ganyan ka ba talaga kaduwag? Nung nasa atin pa tayo, napakatapang mo eh. Pero ngayon, tignan mo nga yung sarili mo. Sus naman, Limuel. Wala ka yatang tiwala sa amin ni Carlos eh. Wika ni Conrado, sabay hampas ng balikat ni Limuel. Bigla namang sumingit ng tanong si Mangkulas. Mga iho, kung hindi nyo mamasabain, pwede ko bang itanong kung anong pakay nyo sa Kasigayan? Balita ko mga aswang ang nakatira doon eh. Tanong ng matanda, at dito na nila ipinaliwanag ang lahat. Mag-aala sa isna ng oras na yon at medyo madilim na ang buong paligid. Kaya naman inalok sila ni Mangkulas na doon na magpalipas ng gabi. Ayon kasi sa matanda, baka makasalubong uli nila ang pangkat ni Minggoy. Nagpapatrolya ang grupo nila pagsapit ng dilim. Hindi siya nababahala para kina Conrado. Natatakot siya sa pwedeng kahinatnan ng pangkat ni Minggoy. Dahil halatang halata sa kanila na wala silang alam kung ano ang kakaharapin nila. Hula ko, Mangkulas. Hindi pa nakakainkwentro ng totoong aswang yung pangkat nila Minggoy, no? Kanina pa lang siguro nang kalabanin nila kaming dalawa ni Conrado. Opo, Mangkulas. Tama po yung sinabi nila. Mga aswang po kami mula sa lahi ng Bangkilan. At ito pong kaharap nyo, nag-iisang buhay na hari ng Gabunan. Wika ni Carlos, sabay tapik sa balikat ni Conrado. Napangiti naman ang matanda na labis ipinagtaka ni Limuel. Manong, hindi ka ba natatakot? Alam mo nang aswang yung dalawa eh. Tanong ni Limuel. Ano naman ang ikakatakot ko, Aber? Alam ko simula pa nang dumating kayo sa bayan, hindi kayo pangkaraniwan. Hindi na ako magugulat dahil dati na akong nakasalabuha ng isang kaorilyo. Ano nga bang pangalan nun? Ayon! Si Darius! Wika ni Mangkulas, nanlaki ang mata ni Limuel at Conrado. Bakit parang nakakita kayo ng multo? Ano bang nangyari sa inyo? Tanong ni Mangkulas. Kasi po, yung Darius po na tinutukoy nyo, tatay po ni Conrado? Wika ni Limuel. Napatingin naman si Mangkulas kay Conrado. Aba teka, kapag siniswerte ka ganaman, asadali lang. Mukhang magiging magandang usapan ito ah. Antayin niyo ako, may kukunin lang ako. Wika ng matanda at nagmadali papunta sa kanyang silid. Paglabas niya ay meron siyang dalang 2 galon ng alak na kung tawagin ay biti-biti. Gawa ito sa purong katas ng tubo na ginawang alak sa pamamagitan ng pagpapasingaw.
Inilapag ito ng matanda sa lamesa at kumuha ng mga baso. Habang nag-iinuman ang apat, ipinaliwanag ni Mangkulas kung paano sila nagkakilala ng tatay ni Conrado. Nagkakilala kami ng tatay mo sa isang palaro ng burunong braso doon sa may kabisera. Nagkataong kasali siya doon. Eh napakaliit na tao ng tatay mo, kaya walang pumupusta sa kanya. Pero may naramdaman akong iba, kaya maniwala kayo eh. Pikit mata akong pumusta sa tatay ni Conrado. Hindi ako maasang mananalo ako noon, pero sinwerte ako. Dahil halos lahat ng nakalaban ng tatay mo, eh walang kahirap-hirap niyang napatumba. Eh dahil doon, napikon, nagkagulo ang lahat. Hindi makapaniwala kasi yung mga tao doon, eh ang liit-liit ni Darius, ang lalaki ng kalaban, tapos natalo niya lahat. Maswerte namang nakatakbo kami ng tatay mo. Itinago ko siya sa bahay. Meron pa nga siyang kasamang matandang lalaki doon. Nakalimutan ko lang yung pangalan. Pagpapaliwanag ni Mangkulas, namangha naman si Conrado dahil hindi niya alam na nakarating pala ang kanyang ama doon sa lugar. Nakakatawa naman po. Mabait na tao po yung tatay ko eh. Pero pinatay po siya. Pinatay po siya ng taong nagngangalang Emong. Kaya namin siya tinutugis. Wika ni Conrado, kaagad namang sinapo ng matanda ang kanyang balikat. Huwag kang mag-alala, Conrado. Alam kong mabibigyan mo din ng hustisya ang pagkamatay ng iyong ama. Nakakalungkot lang dahil hindi na kami uli magkikita. Pero ganun pa man, masaya ako dahil nakita ko ang anak niya. Manang mana ka sa ama mo, Conrado. At ngayon ko lang napagtanto, kung humaba din yung buhok mo, ay nako, para kayong pinagbiyak na bunga. Wika ni Mangkulas. Hanggang sa matapos na ang kanilang inuman, kakaibang saya at kapayapaan ang naramdaman ni Conrado. Hindi niya lubos na akalain na may kaibigan pala ang kanyang ama sa ibang panig ng probinsya. Pero magpasa ganun pa man, hindi pa rin nawawala sa isip ni Conrado ang pinakapakay niya. Ito ay walang iba kung hindi makita at patayin si Emong. Kinabukasan, masarap na almusal ang inihain sa kanila ni Mangkulas. Para naman bago sila umalis, ay may laman ang kanilang sikmura. Matapos nilang kumain ay kaagad na silang nagpaalam sa matanda. Mag-iingat kayo ha! At sana dumaan kayo dito bago kayo umuwi. Wika ni Mangkulas. Opo naman, Manong. Huwag po kayo mag-alala. Dadaan po uli kami. Maraming salamat po sa pagtanggap sa amin. Hanggang sa susunod po nating pagkikita, Mangkulas. Tugon ni Conrado. Nagpatuloy na sila sa paglalakbay. 10 kilometro pa kasi ang kailangan nilang tahakin bago nila marating ang bungad ng baryo ng mga Magindara. Pagdating natin sa bungad ng baryo, maging alisto kayo, Conrado. Napapaligiran ng mga malalakas na bantay ang bukana. Wika ni Carlos. Tumango naman si Conrado bilang pagtugon. Tanaw na nila ang dagat. Palatandaan na malapit na sila sa baryo. Wala kasing ibang palatandaan ang bukana. Malalaman mong naroon ka na kapag biglang may sumalakay sa'yo. Habang naglalakad si na Conrado, biglang may lumipad na palaso papunta sa kanilang kinakatayuan. Nasalo ito ni Conrado at kaagad niyang inikot ang kanyang tingin. Wala kaming masamang pakay sa inyong baryo. Gusto lang naming makipag-usap kay Alicia. Wika ni Conrado. Ngunit, imbis na magpakita ang mga pumanas sa kanila,
kabaliktaran ang nangyari. Muling nagpaulan ng pana ang mga ito at sakto namang nakapagtago sila sa mga puno sa paligid. Naku! Inang ko po! Mukhang napakababait nga ng mga tao dito, Carlos! Mukhang dito na yata ako mamamatay. Wika ni Lemuel. Laking gulat ng lahat nang biglang lumabas si Carlos sa pinagtataguan nila. Alicia, alam kong nandito ka. Ako to, si Carlos. Gusto ko lang naming makausap. Wika ni Carlos. Maya-maya pa ay nagsilabasan ang mga namamana. At sa gitna nila, lumabas ang isang napakagandang dalaga. Kulay puti ang buhok na umaabot hanggang bewang. May dala itong pana na nakatutok mismo sa puso ni Carlos. At anong ginagawa mo dito, Tampalasan? Ang lakas ng loob mong magpakita sa baryo. Matapos mong tanggihan yung pakikipagkasundo ng mga magulang natin. Wika ni Alicia. Taliwas ito sa mga salaysay ng magulang ni Carlos. Dahil ang sinabi nila, ang mga magulang mismo ni Alicia ang umurong sa kasunduan. Uy, sandali lang Alicia, hindi yan yung sinabi sa akin ng mga magulang ko. Sa pagkakaalam ko, yung tatay mo yung umayaw. Teka, ano bang nangyayari dito? Sa kanasan ba yung mga magulang mo? Tanong ni Carlos. At kaagad na ding lumabas si Lemuel at Conrado sa pinagtataguan. Napanganga si Conrado sa nakita niya. Dahil sobrang ganda ni Alicia. Uy! Carlos! Kung nagkataon, ang ganda pala ng mapapangasawa mo. Eh bakit mo naman inayawan? Pangaasar ni Conrado kay Carlos. Kaagad naman siyang sinaway ng binata. Uy, Conrado, tumigil ka. Yung mga palaso nila, kayang-kayang pumatay kahit pinakamalakas pa na aswang. Kaya huwag kang magsasalita ng ikakasama ng loob nila. Babala ni Carlos. Kaagad namang ibinaba ni Alicia ang kanyang pana. Sumenya siya sa kanyang mga kasamahan na ibaba din ang kanilang sandata. O sige mga kasama, piringan nyo yung mata nila. Utos ni Alicia. Matapos piringan, pinasakay sila sa kabayo at dinala sa baryo. Hindi nila makita ang daanan. Pero sa tagal ng kanilang paglalakbay, napagtanto nila na napakalayo pala ng baryo mula doon sa may bukana. Sa tansya ni Conrado, may git 30 minuto silang nakasakay sa kabayo. At habang tumatagal, palakas ng palakas ang simoy ng hangin ng dagat. Ilang sandali pa, narinig nila ang banayad na hampas ng alon sa dalampasigan. Nandito na tayo. Ibaba sila sa kabayo at ipasok sa bahay ko. Utos ni Alicia sa kanyang mga kasamahan. Pagkaupo nila Conrado, kaagad inalis ng mga kasamahan ni Alicia ang kanilang mga piring at nakita nilang nakatayo si Alicia sa harapan nila. Maligayang pagdating sa baryo ng mga Magindara. Ngayon sabihin niyo sa akin, ano ang sadya niyo? Tanong ng dalaga. Tinignan ni Carlos ang buong paligid at hinanap ang mga magulang ni Alicia. Teka Alicia, nasaan yung nanay at tatay mo? Tanong nito. Laking gulat niya nang biglang umiyak si Alicia. Wala na sila. Nung gabing umalis kami sa kuta niyo, nilusob kami ng mga kalalakihan sa pangunguna ng isang tao na nagngangalang Emong. Walang awa niyang pinagpapatay yung mga magulang ko. Napatayo si Conrado sa narinig niya.
Laking gulat ni Alicia. Nang walang pagdadalawang isip ay biglang nagbago ng anyo si Conrado. Carlos, akala ko... Hindi na naituloy ni Alicia ang sasabihin niya. Hindi niya akalaing masisilayan niya ang totoong anyo ni Conrado. Oo, Alicia. Mula siya sa purong dugo ng mga bangkilan. Direktang linya mula sa hari ng mga aswang. Si Conrado, ang anak ni Darius. Pagpapakilala ni Carlos, naguluhan naman sila Alicia at mga kasamahan niya. Ipagpatawad mo ang aming kalapastanganan. Hindi namin alam na nagbalik ka na pala. Wika ni Alicia. Sumagot si Conrado. Ngunit nagbago na ang kanyang boses kasabay ng pagbabago ng kanyang anyo. Tumayo kayo. Hindi ako sanay na niluluhura ng ibang tao. Pakiusap, ituring niyo akong kagaya niyo. Ipagpaumanhin niyo din ang biglaan kong pagbabago ng anyo. Hindi ko kasi maiwasang makaramdam ng galit, lalong-lalo na kapag naririnig ko ang pangalan ni Emong. Wika ni Conrado. Unti-unting bumalik sa pagiging normal ang kanyang anyo. Kaagad nagsitayuan ang kasamahan ni Alicia. Inutusan niya ang mga ito upang maganda ng makakain ng bisita. Habang nag-aantay ng mga pagkain, ipinaliwanag ni Conrado ang kanilang pakay. May isa akong adhikain na sana naman ay dinggin mo bilang pinuno ng inyong lahi. Nais kong pag-isahin ang lahat ng lahi ng mga aswang sa ilalim ng iisang pamumuno. At alam ko na may iisa tayong kalaban. Malakas si Emong. At matatalo lang natin siya kung magsasama-sama tayong labanan siya. 5 lahi ng aswang laban sa 1 mamamatay aswang. Wika ni Conrado, natawa naman si Alicia sa kanya. Hindi ganun kadaling makuha ang tiwala ng mga Magindara. Bagaman nasaksihan namin ang iyong pagbabagong anyo, hindi ito nangangahulugan na naniniwala kami sa'yo. Kailangan mong patunayan ang iyong lakas. Tugon ni Alicia. Tinanong ni Conrado kung ano ang kailangan niyang pagdaanan. 1 duelo. At bilang 1 purong dugo ng mga bangkilan, dapat taglay mo ang kakayahang paghilumin ang sugat mo kahit sa pinakamatinding lason na gawa ng aming angkan. Wika ni Alicia. Sa mga hindi nakakaalam kung ano ang Magindara, sila ang mga uri ng aswang na nakatira sa dagat o sa dalampasigan. Kagaya ng mga bangkilan, sila ay hindi pumapatay ng mga tao. Ang pinagbula ng kanilang angkan ay 1 diwatang dagat na umibig sa tao. Ang mga anak nila ay nagkakaroon ng kakayahan na magpalit ng anyo bilang mga aswang. Aswang tubig, kalahating tao at kalahating isda. Sinasabing ang mga Magindara ay may kakayahang gumawa ng pinakamatinding lason. Maaaring lumusaw ito ng laman ng kahit anong tatamaan. At ang mga lason na ito ay nakabaon sa kanilang mga kuko. Uy, Conrado, pag-isipan mong maigi yung magiging pasya mo. Sobrang mapanganib. Hindi biro makalaban ng mga Magindara. Babala ni Carlos. Ngunit buo na ang loob ni Conrado. At alam ni Carlos na wala siyang magagawa upang pigilan ito. Sige, tinatanggap ko ang hamon mo, Alicia. Tahasang tugon ni Conrado. Matapos ang kanilang usapan, kaagad na ipinasok ng mga kasama ni Alicia ang pagkain. Kung ganon, kumain muna kayo. Mamayang gabi natin pag-uusapan ng magiging patakaran ng duelo. Wika ni Alicia. Habang kumakain sila ay pinagmamasdan niya si Conrado. Hindi pa rin maalis sa kanyang isipan
nakaharap niya ang kaisa-isang purong dugo ng bangkilan. Pero may bahagi pa rin ang kanyang isipan ang hindi kumbinsido. Dahilan para humantong sa paghamon niya sa kakayahan ni Conrado. Whew! Angas ng kwento natin mga kaninuno. Pero ako, sobra akong nasasabik sa bawat takbo ng kwento. Ang daming dumadating na iba't ibang karakter, tapos lahat sila merong ambag patungkol sa pagtugis kay Emong. At ang pinaka nagpapasabik sa akin, yung iba't ibang lahi ng aswang yung pupuntahan nila Conrado, tapos marami akong natututunan tungkol sa kanila. At sa bawat lahi ng aswang na pinupuntahan nila, may bagong pagsubok na kailangang labanan itong si Conrado. Kaya naman tignan natin ngayon mga kaninuno, kung paanong malalagpasan ni Conrado ang lason ng mga Magindara. Yun lamang. Kita-kits uli mamayang gabi ng 9 p.m. Bye!